Ito ah, kilala naman yan, di ba? Yan ang nagpapakilalang Mayor Alice Goo. Pero na-discover nga po na iba ang kanyang pangalan. Parang Waping Goo. Ayan o. Siya raw ay Pilipino. Pero na-discover ni Senador Gatchalian na 13 years old na nung siya ay unang pumasok dito sa Pilipinas base sa record ng kanyang pamilya bilang negosyante sa Bureau of Investment o dyan sa Department of Trade and Industry. Okay? So, may katagalan. Ah, na at yung record na yan ay dahil record yan na yung mga nagbi-business dito sa Pilipinas. Kaya ko pinapakita yan kasi nga po malayong malayo yung kanyang sinasabi kaysa na-discover ng mga otoridad. Isipin mo kung totoong unang pumasok siya sa Pilipinas ay 13 years old. So hindi totoo dito siya pinanganak. Kasi lagi niya sinasabi dun sa hearing sa Senado, dito siya pinanganak sa Pilipinas. Ang kanyang mga ang kanyang nanay ay Pilipina. Kaya daw siya ay Pilipina citizen. Ay delikado. So marami yung iso kaya nasuspindi siya as mayor ng Banban Tarlac. At ngayon ay seryoso ang ating Presidential Anti-Organized Commission o PAO under retired General Cruz na magsampa ng mga kaso, mga criminal case laban po sa mga taong nasa likod ng mga operasyon ng Pogo o may kinalaman sa Pogo, hindi lang dyan sa Banban Tarlac, pati dyan sa Porac, Pampanga at iba pang lugar. Pero dito dahil sa kanilang napapag-aralan ng PAO na baka may malalim na relasyon ang operasyon ng Pogo doon sa bayan ng Banban kung saan Mayor Siguo at saka ho sa bayan ng Porac, Pampanga dahil magkatabi lang ho ang Tarlac at Pampanga. Hindi gaano kalayuan yan. So, yan po yung mga nakikitang mga dahilan. Kaya ko tinatalakay po ito, huwag kayong magsasawa dahil pag napatunayan na ito ay fake na Pilipino at talagang Chinese national, abe marami niloko yan. At marami siguro talagang illegal, bawal na mga negosyo rito at pati mga property. Kasi pag yan po ay napatunayang hindi Pilipino, pwedeng kumpiskahin ng gobyerno ang kanyang mga asset or property. Maging pera kung kinakailangan. Kaya magkasama po na nag-iimbestiga ang PAOC, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Anti-Money Laundering Council, AMLA, at saka po itong Department of Justice at NBI. Yun po yun eh. Katunayan, ni-request na ng PAO na i-freeze na, i-hold na ang mga property na pag-aari ng ibang mga company na identify na merong illegal na Pogo operation dyan sa Porac, Pampanga. At kung yan ay nakitaan ng mga investigador ng ganyang basihan para i-freeze, i-hold ang kailang mga property at ararian, pwedeng lahat ng itinuturing na illegal na Pogo na nasa likod ay ang mga politiko o nagpapakilalang Pilipino pero fake Pilipino-Chinese, abay, may malaking problema sila. Hindi lang po dapat summary for deportation. Ibig sabihin, hindi dapat deportation lang. Dapat kasuhan, ipakulong, at pag nakulong siya, saka pala palabasin ng bansa. At higpitan, bawalan na pumasok. Kasi lumalabas, maraming mga Chinese national na nakapasok sa ating bansa na hindi sigurado kung ano ang kanilang layunin. Ang malaking pagdududa nga, baka espiya sila. Baka mga member sila ng People's Liberation Army. Dahil nga po yung China ay patuloy na nangihimasok, ah, at nananakop sa West Philippine Sea. Ang pinakahuling ang harassment na kailang ginawa ay sa resupply sa BRP Sierra Madre ng ating mga sundalong ng Navy na kanilang sinaktan, inagawan ng mga personal na gamit at dinisarmahan, kinuha yung mga baril at iba pa. Sinira ang mga gamit, communication at iba pang sasakyang pandagat. Ganon silang kalupit. Ngayon kung may kaugnayan ang illegal na Pogo at mga personalidad na Pilipino-Chinese kuno or Chinese national doon sa galawan sa West Philippine Sea, nakakabahala talaga yan. Dapat ipakita ng Estado at ginagawa na po ngayon.
ang malalimang koordinasyon at investigasyon ng PAO, ng NBI, DOJ, AMLA at PNP na sila hong dapat ho ay unang nakamonitor sa galawan. Kasi nga lumalabas, mahigit di umanong 300 company na nagpapatakbo ng pogo sa bansa, especially sa Luzon at Metro Manila, illegal, bawal. Parang unlegal kakaunti, nasa 40 hanggang wala pa ngang 50 yung legal eh. Ganun pa man, siyempre, hindi po mabigla na totally ipasara ng ating Pangulong Marcos ang isyong ito kahit may panawagan na ang ating mga otoridad kasi threat na sa national security dahil nga po isinasaalang-alang yung more or less mga 20,000 daw po na mga manggagawa na pwedeng mawalan ng trabaho kapag bigla ang pinasara ang pogo. Pero kung may mag-take over dyan na hindi pinagdududa ang Chinese national, ibang grupo pwedeng ituloy. Pero kung talagang illegal, abay dapat ipatigil kahit masakripisyo pa yung mga manggagawa. Siyempre sa umpisa masakit yan. Pero maintindihan yan ng mga manggagawa kung sakaling sila'y mawalan ng trabaho dahil ipinatigil ang illegal na operasyon ng sugal ng pogo dahil ang nakikinabang lang dito mga dayuhan. Maliit ang taxes or buwis na pumapasok sa pamahalaan. Pangalawa, involved sa kidnapping, involved sa ibang mga illegal activities, criminal activities, at iba pa na ang biktima nila ay kababayan din nila or kalaban sa negosyo or mga Pilipinong kasapakat ng mga dayuhang pinagdududahan na natin sa kasalukuyan. So, sa akin pong paniniwala at opinion dito, dapat tulungan natin ang Estado. Tulungan natin ang ating pamahalaan, tulungan natin ang ating gobyerno para po magtagumpay sila sa kampanyang ito. Huwag nating ipaubaya sa mga otoridad lang. Katunayan, may panawagan ang mga local executive sa lalawigan ng Pampanga na tumulong ang mga mamamayan. Tumulong ang iba pang mga local executive. Hanapin kung saan merong mga illegal na operasyon ng pogo at nang ipatigil sa lalong madaling panahon. Alam nyo, hindi ko makalimutan yung ginawa ni Mayor Bico ng Bico ng Pasig. Sandaling-sandali lang po niyang inaksyonan, political will na totoo. Pinasara niya ang lahat ng sugal. Ipinasara na ang operasyon ng pogo sa Pasig. Ni isa, wala na ngayon. Eh kung nagawa sa Pasig na napakalaking city, napakayamang city sa Metro Manila, bakit hindi magagawa sa ibang lugar? Pag hindi yan nagawa ng mga local executive, baka kumikita sila. Baka kasapakat sila. Hindi na maiwasan ang pagdududa pagkaganon. So kung nagagawa ng isang Bico Soto ang pagpapasara, anong dahilan at hindi magagawa ng iba? Pare-parehas lang ang batas sa national government. At meron din power at batas na ginagamit ng isang local executive paano para makontrol bilang chairman ng committee, bilang chairman ng Peace and Order Council. Kasama yung mga illegal activities na sugal, dapat may patigil yan. Sana lahat na lang local executive, katulad ni Bico Soto, di may pag-asa tayo. Eh, pero yung iba yata ay mukhang namamayagpag. Nagiging masaya, nag-i-enjoy sila bilang protector o bilang kasosyo siguro. Ay, ingat kayo, hindi po nagbibiro ang PAO, Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ayon ng gobyerno, lalo na ang AMLA, Anti-Money Laundering Law, Anti-Money Laundering Council, kasi sila ay merong authority tungkol sa maaaring umiikot na milyon-milyon o baka bilyong pera na madumi. Kaya dapat labhan.